meron tayong special guest ngayon na magtuturo sa atin ng wastong singing techniques. Please welcome ang veteranong vocal coach na si Sir Kevin Albayo! Hi, Kevin! Welcome! Halika rito! Halika rito! Kanina ko pala nalang itong ano mo, grand piano. Pasensya naman, ha? Mukhang mapapalitan na nga ako. Sabi ko, ganito mong tumatong. Hindi ako, no, no! Ano ka ba? Eto na, pati yung muna yung ating mga nanonood sa Net 25 at nakikinig sa Radyo Agila. Magandang umaga sa lahat sa mga nanonood sa amin sa YouTube, Facebook, yes, ng Net 25 at yes, sa ating Radyo Agila. Yes! Correct! Eto na, Kevin! Diba? Siyempre, gusto namin munang malaman paano ba yung pag-aaral ng ganito. Kasi ako, ano ko to eh, frustration ko to. Mm-hmm. Yung mm-hmm, ganyan, yung pagtugtog lang ng mga instrumento. Okay. Nagsisimula kasi yan sa ano talaga, sa interest. Ah, interest muna. Mm-hmm, mm-hmm. Makikita yan sa ano, sa simula pagkabata. Mm-hmm. Ako nakitaan ako ng interest ito, ganun ako nung bata. Correct, correct. Okay. Talaga, ilang taon ka na nag-start? 5. Wow! Five. Pero hindi siniseryoso ng mga magulang. Pero meron ba sa pamilya nyo na mahilig sa music or nasa... Meron, pero hindi ginagawang karir eh. Siyempre, di ba tayo mga Pinoy, likas talaga na kumakanta, yes, tapos correct, ang hobby, mag-aral ng gitara, ganyan, karaoke. So doon nagsimula. Hindi naman nila akalain na gagawin ko talaga tong karera. Correct! Ayun. Kasi ito na nga eh, pinag-usapan namin kanina ni Tony Pet. Pagdating pa nga lang doon din sa boses, di ba? Parang kailangan mong aralin dahil may technique nga yung paggamit mo ng boses pag kumakanta. So pwede mo bang ikwento sa amin, ano ba yung mga tips, mga major tips na kailangan matutunan ng mga singer o nagbabalak maging singer? Okay. Para sa akin kasi, hindi naiiba ang technique sa pagsasalita at pag-awit. Oh. Kaya kung mapapansin niyo kahit kayong mga hosts, yes. Meron yang vocal warm-ups or okay, vocalization mm-hmm, na kailangan gawin para mm-hmm, gising lagi ang natin, mm-hmm, ang ating vocal folds. Mm-hmm. Hindi kasi pwedeng sasaba ka na lang bigla. Correct. Kaya yun yung kung mapapansin niyo kung tayo ay nag-workout, mm-hmm, ang vocal folds ay also sets of muscles. So okay, kailangan muna yung i-warm up bago gamitin, mm-hmm, kasi pag nabigla yan, yun yung mas maraming injury. Yes. Siyempre, I'm sure marami sa inyo ang nakakakilala kay coach kasi opo, nasa ano po siya? Nasa kada umaga nasa po siya. Siya po yung pang-apat doon na host. Diba? Kabilang ako na sa mga nagugulo. Pero siya talaga yung nagbibigay din ng saya. Nakakadagdag sa color doon po sa kada umaga. Yan, eto, coach, paano po yung itong sinasabi mong tamang paggamit? Paano yung kailangan na gawin? Okay. Halimbawa. Okay. Unang-una, dapat malaman muna natin kung gaano kababa. Ayan. At gaano kataas yung limit mo. Oh. Kasi pwede kasing mag-stay ka sa gitna, okay, pero may awareness ka na ito yung pinakamababa mong makukuha, at ito yung pinakamataas mo. Pwede ba nating sampulan ka, Ate Love? Ako ikaw talaga? Oh, syempre, kung ka-partner ko ngayon eh. Nakabahan tuloy ako. Madali lang yan. Sige, okay, game. Okay, ang gagawin mo is, sabihin lang natin ay, how are you today? How are you today? Ayan. How are you today? Ang taas! Mababa yan! Ano sabi mo? How are you today? How are you today? Oh, di ba? Ayan, komportable yung komportable, di ba? Oh, paparamdam ko naman sa'yo yung medyo may kababaan. Mababa. How are you today? Oh, may effort na yung sa baba, meron diba? Meron na, tsaka hirap na ako dyan. Yun ang sinasabi namin. Ah. Kapag may effort na doon, hanggat maaari, sana iwasan natin. Ah! Either baba yan or taas. But I wanna know, kaya bang practicein na magamit mo pa rin yun? Di ba sabi mo nga may effort na pag mababa ka na? So magagawa ng paraan na matutunan mo yun? Yes. Ah. Palagian mo kasing gagawin. Lalo okay, na, halimbawa, meron kang pinaghahandaang mga kanta. Yes. So ang pinakamagandang, ang matalinong approach dyan ay kasama siguro ng vocal coach mo at ng music director mo. Aarali mo ngayon kung saan ka mas napapagod para okay, medyo ihuli mo ng konti. Mm-hmm. O kaya unahin mo na yun para kapag ka sa gitna, marirelax ka na. Mm-hmm. So in line with that, yung mga vocal exercises mo, dapat kapareho nung kung aabot ka ng mababa, mabababa din yung kukunin mong vocal exercises para
naiyahanda yung lalamunan mo para okay. doon. Okay, gaano katagal ang gagawin mong pagkaganyan? Everyday ba dapat? Everyday. Wow! Everyday. Everyday. Kakantaka o hindi. In my case kasi, karera ko siya. Yes, so, yeah. Anytime kasi na, okay, kanta ka naman, hindi mo pwedeng, hindi ko pwedeng magbigay ng excuse. Kumbaga, dapat ready to sing ka lagi. Mm-hmm. So, ilang oras po ang kailangan ilaan sa ganyan? Para hindi naman mapagod yung ano mo. Ako pagka nagmamadali ako, usually mga 15 minutes. 15 minutes every day. Every day. Meron bang oras yan? Yung parang kailangan umaga, kailangan tanghali, gabi, ganyan, o wala naman? Pagising ko, ang gagawin ko muna, syempre, mag-stretch, magpapawis, ganyan. Mm. Yun yung unang-una mong gagawin. Kailangan yung pala. Term na warm up kasi, hindi yan yung nag-vocalize ka lang. Dapat talaga warmed up yung katawan mo. Ah. Yun. Para mag-stretch siya. Wow, kasali pa yun. At ano pa yung mga vocal exercises na kailangan pang pong gawin? And gaano ka-importante itong mga exercise na ito? Bibigyan kita ng simple. Okay. Halimbawa, gusto mong lumuag ang iyong lalamunan na wala kang masyadong iniintindi. Okay. Marunong ka, Ate Love, marunong ka ba ng either lip roll o tongue roll? Ang lip roll ay brrrr. Brrrr. Ayan. Ang tongue roll naman ay trrrr. Trrrr. Pareho naman pala marunong. So, mga ganyan, kapag halimbawa, busy tayong magtimpla ng kape, o kaya ng tsaa, o nagliligpit-ligpit yan, naghahanda ka ng sarili mong ano. Ano po yung nabibigay nitong dalawang exercise na to sa'yo, sa boses mo? Una, matatanggal niyan ang attention mo sa mga pitches na inaabot mo. Hindi mo yung intindihan kung gaano kataas. O gaano ka baba. Mm-hmm. Kasi ang bibigyan mo ng attention ngayon dyan, yung dila mo kung tongue roll or lip roll mo kung kung labi. Okay. Siyempre, may iba't ibang klase ng pag-achieve ng mga boses na ito. Ito po yung isa-isahin natin to, coach. Head voice. Okay. Paano yung head voice? Ang head voice kasi, masakit daw sa ulo yan. Ayokong magbigay ng masyadong technical. Alam mo kung bakit yung tinawag na head voice? Mm-hmm. At kung ano-ano pa, mamaya yes, ano correct. Natin yan. Isa-isay naman natin eh. Kasi meron talaga scientific term for that. Okay. Kaya tinawag na head voice yan kasi mas nararamdaman ng singers, natin, na kapag yun yung ginagamit mong set of muscles, dito yan nagre-resonate sa ulo mo. Mm-hmm. At usually, mataas din yung... Mataas yan. Yung ginagamit mo, no? Mataas yan. Mataas yung mga tono na inaabot mo, ideally. Yes, yan ba ay wala namang epekto sa health mo? Wala. Pag ginagamit mo naman wala. Yun? Wala. Or mga nga nakakatulong pa sa'yo? Hindi ako eksperto sa health. Pero hanggat hindi siya nakaka-trigger ng mga, kunyari, yung mga sakit-sakit mo. Mga whatever. Wala dapat. Okay. Wala dapat. Kasi it's healthy singing. Eh. Okay, sige. So paano po yung, ay, naku talaga! Ano daw? Yung kinabahan naman ako! Try ko na yung Kanina, nakita ko na yan, binasa ko na yan. So, inahanap ko, siyempre, bilang taga-turo, ang unang-una kong ginagawa is makinig. Okay. So, para malaman ko kung nagagawa mo nga yun. Mm-hmm. So, I can actually say na nagagawa mo na yung head voice kanina. Talaga? Oo. Okay. Kasi meron kayong mga, parang yung mga bati mo kanina, Ate Love, na ano. Good morning! Ayan, hindi yan head voice. Ano yan? Nakamix ka niyan. Ah, nakamix? Ibig sabihin yan, ginagamit mo yung chest, ginagamit mo yung head voice mo, pero sinusuportahan ng chest voice mo. So, paano po yung tamang pag-atake sa head voice? O, di mas mataas pa dyan. Paano? O, di, kantayin mo yung E. Yan ang head voice mo. Yes. Ang galing mo na ako! Sarap naging, ano, sarap maging sadyante na ada. Halika na, sarap tayo sa ano. Sa Sarcada Studio. Okay, so yun yung ating head voice. Yes. Pero yung napapansin natin, paminsan-minsan lang ginagamit yan ng mga singer. Hindi yan talaga all throughout. Pero yung mga, paano yung mga sa opera? Parang... depende yan. Depende kasi. Hindi natin pwede kasing sabihin na hindi natin gagamitin. Mm-hmm. Depende yan sa aawitin. Ah, ang napapansin lang siguro ng mga pangkaraniwan nating mga manonood, kapag ka mahangin, palagay ko nagpa-falseto yan o nag-head voice yan. Yun yung mga kuro-kuro. Kuro-kuro. Pero ang katotohanan yan, nade-develop kasi yan na parang ang
ang dinig natin eh, ah, ang taas ng boses niya, parang natural na natural. Okay, pero okay. Minsan hindi. Hindi. Okay. Ito naman, chest voice. Ayan, yung chest voice. Siyempre, as the term implies, yeah, chest voice nasa baba. Okay. So kapag ka nararamdaman mo that you're going to go deeper, uh-huh, yung ginawa natin kanina na, how are you today? Try mo ulit tayo. How are you today? Diba? Ang galing dito nga! Yes. Yung resonance yun. Kung baga, mararamdaman kung mo rin. Nararamdaman yung medyo mikiliti na vibration. Uh-huh, uh-huh. Kaya siya natatawag na ganong okay. term. Ayan, okay. Vibrato. Baka pagkatapos nito mag-concert. Vibrato. Anong ibig sabihin? Alam niyo ba yung vibrato is a sign of healthy singing? Huh? Kasi sa amin, sa classical, ano, sa classical aesthetic of learning ng okay. singing, mm-hmm, kapag ka kumakanta ka kasi ng straight, bigyan kita ng, ano, ng example. Nang nagdire-diretsyong ganun. Okay. So, yung vocal folds kasi natin, or karaniwan naririnig yung vocal cords. Yan! Dalawa yan, di ba? Kapag nakaganan yan, so, may tension yan. Okay. So, the more na kumakanta ka ng straight tone, uh-huh, mas lalo natetension. Na-ease ng vibrato yung ano, yung tension, yung na, tension yun. Na yun. Okay. And vibrato is sometimes, in most cases, inborn. Mm. Tapos, kapag wala ka namang vibrato, mm-hmm, naaaral naman siya. Okay, so paano aralin yan? Ako, in my case, nung bata ako, oh, wala pa akong vibrato. Mm. Napilitan ako magkaroon ng vibrato nung pinapakanta sa akin ng isang tono, uh-huh, hanggang sa mawalan ako ng hangin. Oh, wow. So pag dumating na doon sa parang hindi ko na makuha, parang biglang lumabas. Lumabas bigla yung ano, yung vibrato. Yung sarili mong vibrato. Tapos as time passes, nagkakaroon ako ng control sa kanya. Wow. So vibrato is ganun, no? May ganun talaga. Parang may nginig. May nginig. Ah. Pero iba yung ganun, ha? Tremolo naman ang tawag doon, yung pagkamabilis ng tawag? Tremolo. Ay, tremolo. May mga tawag pa rin pala. Yes, may tawag rin talaga doon. Grabe. O sige, tara, i-try din daw natin. Grabe. O, i-try daw natin. Ang vibrato. Babaan laang natin. O, sige. O, ganito. Boom. Kapag ka malapit ka ng maubusan ng hangin, parang nararamdaman na mo na ganun. Ah. So, hahayaan mo lang yon, hahayaan mo lang. Huwag mo iisipin na parang may mali, parang may mali. Mm-hmm. Hayaan mo lang yon. Mm-hmm. And then finally, pagkalaon ng ginagamit mo ng ginagamit, uh-huh, makukontrol mo na siya. At magagawin mo na siya ng parang style. Style din. Style. Kung gusto mo na sa dulo ka magbibibrato, uh-huh, okay lang din. Uh-huh. Magkakaroon ka kasi ng awareness. Palagi kong naririnig ng ganyan, parang si Sir Basil. Ay, maganda vibrato. Diba? Ganda-ganda. Mm. Pinapayak ako nun eh. Mm. Okay, paano naman kung bibirit na? Ito yung mga matataas na boses. Matataas na nota pala. Okay. Sorry, matataas na nota. Okay. May anong technique at anong mga kailangan gamitin? Ang technique sa pagbirit. Ah, sige, ganito na lang sige, yan. Sige, bakit? Dahil hindi ako mabirit na tao, mm-hmm, gusto ko i-point out, yan, mm-hmm, yun pala yung trabaho ko bilang, mm-hmm, taga-turo. Pinakikingan ko, tapos point out ko sa iyo kung ano nagagawa mo. Oh, wow. Gaya nung iyong ginagawa sa pagbati kanina. Mm-hmm. Pagbirit 'yun. Mm-hmm. Paparealize ko sa iyo kung anong nangyayari. Okay. So paghinga mo, so pag take mo ng hangin, okay, nilagay mo na ng ano, ng mm-hmm, ng power yung ano, yung, mm-hmm, yung katawan mo. Mm-hmm. Tapos baka hindi ka aware, yung vocal folds mo talagang magsasara ng maganda 'yun. Okay. So walang lalabas na hangin para maging mahangin yung tunog mo. Okay. Tapos, alam mo, nagbe-bear down ka, pasintabi, para kang umiire. So yun yung pagbirit. Wow! Yeah. So power ng core. Yes. Ah! Bati ka ulit, ate. Okay. Good morning! Ayan, belt na 'yun. Ha, belt na 'yun? Pero sa pag-awit, ganun din 'yun. Pareho lang. Eh, lagi ko sinasabi yan na yung iba kasi na nagpapaturo sa akin, kapag ka tinatanggal ko na yung malaking diferensya ng notion nila between, uh-huh, between singing, uh-huh, and speaking, uh-huh, nagkakaroon talaga sila ng self-confidence na, ah, kaya ko naman pala. Mm. It's a matter of putting your mindset
in the right frame. Correct. Oh, so ito na. Narinig na natin yung ano, narinig na natin yung mga iba't ibang pwedeng mong gamitin yung mga voice. Mm. Okay, this time naman, yung emosyon. Ah, emosyon. Paano mo ipapakita ang emosyon sa kantang inaawit mo? Pina-practice ba dapat yan? Dapat pa intindihin mo muna yung liriko? Paano ba? Alam mo, at alam, ito yung pinaka-nakakatuwang portion natin. Mm-hmm. Gustong-gusto ko itong pag-usapan. Mm-hmm. Kasi, kapag kakanta ka kasi, di ba parang laging sinasabi, oh, turo mo yan, ganyan-ganyan. Tapos, maglaro ka sa ano, stage! Ganyan-ganyan, di ba? Pwedeng, ano, kailangan daw, ma-feel mo lahat ng stage, ganyan. Hindi naman ako against doon. Okay. Pero ang akin kasi, naiintindihan mo ba? Okay. Yun. Mm-hmm. Kumbaga, ang aking kasi, bakit mo siya kakabisaduhin kung hindi siya natural? Mm-hmm. So, ang pinakamadaling payo ko, pinakasimpleng payo ko sa ano sa mga tinuturuan ko, say what you mean what you say. Oh. Basahin mo muna yung kakantahin mo. Oh. Kanyari, Ate Love, sabi mo sa akin, Kevin, pengin tubig. Kevin, pengin tubig. Uhaw na uhaw ka. Oh, nahuhaw ako. Hindi, same line, Kevin, pengin tubig. Sorry, hindi naman malinaw si teacher. Okay. Kevin, pengin tubig, na uhaw na uhaw ka, hindi ka pa nakakainom ng ano ng isang taon. Kevin, pengin ng tubig. Ayun. Oh, nahuhaw ako. Diba? Oh, so, ganyan. Oh, Kevin, pengin tubig. Kailangan pa ng artista ka rin dito. Kevin, pengin tubig na hindi kita pinapansin. Kevin! Ayun, di ba? Ah. Yun lang yun. Kasi kailangan mong naiintindihan kung artista ano... Artista ka nga. It's really voice acting. Oo nga. Singing voice acting. Paano mo mapapaiyak yung nakikinig sa'yo? Okay, mapapakilig yung... Okay. Mapapa-inspire. Kung ikaw mismong hindi artista, hindi mo naiintindihan yung ginagawa. Yun. Ayun na! Siyempre, hindi po natin ito paaalisin si coach. Nang hindi po na tayo sinasampalan ng kanyang magandang boses. Ayun naman pala. May pasampal naman pala. Kevin! Sir Kevin! Ang bayo para sa kanyang performance for today! Palakpakan po natin. I'm ready for it! Ready for it! Come on, coach! To do anything, you see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. You came along, hey, just like a song, hey, and brightened my day. Come on. Who'd believe that you were part of a dream? Now it all seems light years away. And you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. And finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. Glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. Hi, smile mo, smile mo, wow, mga Connect 25. This is Love and New Verbo for more love. Just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.